Robin Sena. Anong klaseng paghahanda ang meron kayo tuwing papalapit na ang Pasko? Oh, legit to ha, taon-taon. Oh. Nag-recycle kami. Recycle? Oo, kasi yun yung ginagawa naming parol. Tapos mga part ng Christmas tree namin. Oh, wow. Ay, nakakatuwa naman yan. Very eco-friendly kayo. Oo. Tsaka ano, isipin mo, isa pagre-recycle mo, magkano rin yung natitipid namin, ha? Oh, wow. Sa mga decor-decor. Sa bagay. Dahil yun yung nabanggit mo, ako naman yung paghahandang ginagawa ko, pang ano talaga eh, financial. Oh, bakit? Ganyan. Kasi syempre, ang daming Christmas party, ang daming exchange gift, ang daming mga inaanak na biglang nagsusulputan kahit hindi mo kilala. Oh. Diba? Kaya kailangan na paghahanda mo holistical. Wow. Wow. So, ibig sabihin, handang-handa kang magbigay ng regalo ngayon? Hindi. Sinusubukan lang pero hindi talaga handa. Oo. Importante nito, masaya tayo ngayong darating na Pasko. Awa. Totoo, lalo na. 44 days na lang, Pasko na. Oh, talagang bilang na bilang mo. Syempre! Eto, i-re-recap namin sa'yo, Kabisyo. Ang 6 na ganap tuwing papalapit na ang Pasko! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number one. Inot! Mumuna, ito ang mga pabonggahan ng decor! Yan! Shoutout sa mga nanay, mga auntie natin. Sila talaga yung mga punong abala sa pagde-decorate. Awa, totoo yan. At saka pansin mo sa mga Pilipino talaga, no, kahit walang budget, talagang gagawa ng paraan na magkaroon lang ng pakiramdam na Pasko yung bahay nyo. Well, legit, Pinoy talaga tayo eh. Tayo yung may pinakamasayang celebration ng Pasko. Awa, yun na talaga yung mapagmamalaki natin. Oo, nga yun lang. And anyway, that's number one. Pero naman tayo sa number two. Pandua. Pangadua. Ito ang mga family reunion! Yan, syempre, hindi talaga ito mawawala, diba? At kinakabahan nga yung mga tao kapag magre-reunion na kasi dito nalalabas ang mga komentong hindi naman gustong marinig. Yan, ako hindi ako excited dito kasi ang mga tanong, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Bakit wala ka pang anak? Ano kami, aso? Palahian? Totoo yan. Anyway, that's number two. Puno naman tayo sa number three. Pantulo. Pangatlo. Ito ang mga Christmas party! Ito ay pinaka-exciting for me kasi dito tayo, dito sumasayaw ang mga hindi naman talaga marunong sumayaw. Awa, oo. Tsaka wala, hindi kompleto ang Pasko kapag walang Christmas party. Oo, nawawala yung mga KJ mga Killjoy. Totoo, ikaw ba naman kasi lataga ng jackpot prize na aircon. O kaya ano ba to, rice cooker. Oo, kaya naman grand prize, cash prize na 20,000 pesos. Hindi tayo nagpaparinig din. Ay, oo, hindi talaga. Tsaka syempre ngayon, diba, may inflation. Na. Ay, oo. O, last year kasi naalala ko dito sa MBC, ang grand prize ay 20,000. Ay, talaga? Oo, ang nanalo sila Labanderas. Wow! O, kaya ngayong taon, feeling ko dapat mga nasa 50,000 na yan. 120 daw 120,000. Sa bagay, 7% ang inflation rate. Oo. Kwentang-kwenta. Totoo. Anyway, that's number 3. Pero naman tayo sa number 4. Pangapat. Ito ang mga Monito-Monita! O shout out sa mga something hard. Oh, mga something wet. Yan, magsusulputan na 'yung mga creative na regalo diyan. Awa, pero kahit sabihin mo for fun lang 'to, nakakatuwa 'to na lalo na kapag galing sa kaibigan mo, ka-office mate mo kasi may meaning eh. Yan. Saktong-sakto sa family namin ang theme something hard. Re-regalo ko 'yung sarili ko, tigas ng ulo ko. Ay, oh, bagay 'yan. Bagay 'yan sa iyo. So that's number 4, pero tayo sa number 5. Panlima, ito ang mga abubot sa bahay! Yan, dito talaga nagsisilabasan ang mga asthma allergy ng mga tao. Oo, ihanda na po natin ang mga antihistamine natin kasi ang mga nanay hindi na mapipigilan sa pag-recycle ng mga decor nila. Totoo yan. At saka dito mo rin ma-realize na, ay, meron ka palang Santa Claus na costume na ginamit mo 2 years ago. Ay, pero exciting yan, exciting. Sana kasya pa sa'yo yan. Totoo. Parang ang sad pakinggan. Sad pakinggan, no? So that's number 5. Puno tayo sa last but not the least, number 6. Pang-anam. Ito ang mga Love Life Rush! Yan. Ikaw ba, mainit o malamig ang Pasko mo? Maligam-gam. Gitna lang. Oo, sakto lang. Sakto diba? Lang. Eh, well, sa itong mga Love Life Rush naman na to, tandaan ninyo, Kabisyo, ang December ay hindi naman para i-celebrate with Jowa. Awa. Ang importante nito, may 13th month pay ka. Totoo, yung iba nga may 14th, 15th month pa. Oo, diba? Diba? Ay, nako, may Jowa ka nga. Oh. Wala naman kayong pangkain sa labas. Totoo yan. Pero hindi ko alam sino ba nagpauso kasi na kapag Pasko kailangan mainit,
dapat may jowa ka para hindi ka giniginaw. Hindi ko rin alam, pero ako, goods naman ako sa ganyan eh. Kasi araw-araw dapat mainit. Ay, sabagay. Ay, ako dito sa MBC, super excited na talaga kami. Pero kasi darat sa Sabado, bukas mm-hmm. Start na ng pamasko ng MBC. Kasi yung MBC Operation Tulong na ako, nasa barangay na ninyo. Totoo. Kaya abangan mo yan, Kabisyo, bukas sa San Andres Gymnasium, nandyan kami, no? So meron tayong mga pa-medical mission. Pa-hep-hep-hore. Ayan, pa-games, diba, pakain. Ayan, at kumpleto lahat ng mga DJs dyan ng Love Radio Manila. Yes, at hindi lang ng Love Radio, actually buong FM at AM station ng MBC. Yan. Diba? Grabe. Asya, Kabisyo, dahil Friday ngayon, nawa ikaw ay makapagpahinga ng maayos, no, nitong weekend. Oo, legit yan, kasi ayaw naman natin ikaw yung susunod ng pagkapehan kasi pagod na pagod ka na. Asya, Kabisyo, susunod ng Rocky's Secret Files. Kami makakasama mo sa Lunes na ulit, simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, para bigyan pa kayo ng mga signs, tips, at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin. Robin Shanna. Your Aragon Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good, ay gagi pare. Awa. Tara Kape. Tara Kape. Konyo Bicolano at Robin Shanna.